Hello guys, welcome to my tutorial. Ngayon, ang topic natin ay kung bakit ang sasakyan ay pumapalya. Ngayon, bago yan, kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe, i-like mo na saka subscribe para naka-update ka sa aking mga susunod na video. Ngayon, papakita ko sa inyo. Yung RPM niya, ito guys, kung papansin mo, yan. Pag naka-aircon ka dapat, eksakto lang yang 1 or hindi aabot ng 1. Okay yan guys pag naka-aircon ka. Alam mo, ganyan guys. Open ko aircon. Thermostat open. Okay guys, makikita nyo. Yan ang sakto niyang minor. Hindi siya palyado. Kung mag 1 man, okay lang. Ngayon guys, pag nag-aircon ka na minsan, napapansin mo na nataas ng 1,000 RPM, yan, napansin mo na ganyan, ibig sabihin guys, palyado. Ngayon, bakit ba ang kotse ay pumapalya? Una, pwedeng may sirang coil or may sirang mga injector, pwedeng ganon. Ngayon, papaliwanag ko yung mga injector at saka coil na sinasabi ko. Pwedeng madumi ang throttle body. Kasi sa katagalan guys, hindi naman lagi talaga yung malinis eh. Siyempre sa tagal na yan, kahit konting alikabok, dudumi na dudumi yan. Kaya may tinatawag tayong palyado ang sasakyan. Kaya mapapansin mo minsan kung lagi mong dala ang kotse mo, may mapapansin ka na parang nanginginig ang makina ng sasakyan mo at mahahalata mo siya sa manibela kasi mapapansin mo nanginginig siya ngayon. Papakita ko yung mga sintomas kung bakit nasisira or nagpapalya dahil sa dumi. Ngayon papakita ko yung ibang trouble para malaman nyo kung meron bang papalitan or wala. Okay guys, bago yan, i-like na ninyo yung subscribe para update kayo sa aking tutorial. Okay guys, kung makikita mo ayan, ngayon ang kailangan lang ninyong gawin ay tanggalin ito. Apat na disc. Tapos ito, may gamit kayong ratchet. Ayan, makikita mo, matigas yan guys. Niluwagan ko na lang yan kasi para mabilis tayo sa ating tutorial. Ayan guys, kung makikita mo. Ayan. Tapos tanggalin nyo to. Tapos may apat na G's. Ayan, naraman tayong apat. Ayan, sa dalawa, tatlo, apat. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ayan, apat din. Una nyong check guys ay ang coil. Ito ang tinatawag na coil. Ito yung supply ng spark plug. Ngayon guys, papakita ko sa inyo na ang coil, pag binunot mo dapat, alataan mo pag okay siya kasi nanginginig yung makina, yung parang mamamatay. Tingnan mo guys. Ayan. Kung mahalata nyo, nanginig siya. Ayan. Ngayon, pag binalik mo siya guys, okay na naman siya. Ngayon dun tayo sa electrical. Titingnan ninyo kung may spark ang coil. Ayan, mapapansin nyo. Ayan guys. Ayan, meron siyang spark. Ibig sabihin buo yung coil niya. Pag wala siyang spark, pwede mong palitan tong coil. Ayan guys, babas natin. Kasi ang coil niya ay sakit lang naman, pwedeng matanggal ng sakit lang siya guys. Makikita mo, sakit lang. Ayan, makikita mo, sakit lang siya. Ngayon, ito naman isa. Makikita mo, pag binunot ko, ganun din yung parang mamamatay ang makina. Ayan guys, ayan, makikita mo. Tapos titingnan mo kung may spark din siya. Ayan, ibig sabihin buo yung function ng kuryente niya. Okay, balik ko na, balik ko normal yan.
Ayan. Tapos ngayon naman, dito naman tayo sa ikatatlo. Ayan guys, tingnan mo. Para siyang mamamatay. Tapos, isilipin mo yung spark niya kung okay. Ayan. Makikita mo yung spark niya guys. Malakas. Alam mo. Ayan. Makikita mo. Hindi spark siya. Ibig sabihin, okay din ang function niya. Ayan guys, makikita mo. Okay guys, dito naman sa isa. Ano sa isa guys? Ayan, makikita mo rin. Ang spark niya ay buo rin. Pag buo yan guys, ibig sabihin okay yung coil. Ngayon dun tayo sa fuel injector. Ito guys ang tinatawag na fuel injector. Ayan guys, ito ang tinatawag na fuel injector. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo, ito yung guys, fuel injector. Ayan guys, kung makikita mo, ayan, yan yung fuel injector nya. Ayan. Ito guys, bibigyan ko kayo ng sample. Ito, halimbawa, ito yung fuel injector. I-actual ko sa inyo kung paano ba ito gumagana o trabaho nito. Ayan guys, basta pag binunot mo siya guys, take note guys, pag binunot mo siya mamamatay yung makina, ibig sabihin okay yung supply. Mapapansin nyo malakas ang supply. Ayan, nakita mo ang spark niya, lakas, ibig sabihin nagaan siya. Ngayon itong fuel injector guys, nakatutok yan dito, parang nakaganyan siya. Ngayon pag spark nito, ito kasi guys yung gasolina. Pag ito sumirit dito kasi na ano to eh, na bugat yung gasolina, itong dulo nito. Ngayon nakaganyan yan. Kaya pag buga ng gasolina niyan, dito yung spark plug. Pag nagbuga ng gasolina, i-spark siya doon kasi sasabog siya. Kaya yung piston, okay yung function niya. Okay guys, papakita ko yung actual nito kung paano ba ito nagagana. Ito guys ay fuel injector at ito ay coil. Ngayon, kung wala siyang spark pala guys dito, ayan, mapapansin mo, pwede mong pagpalitan ang socket. Halimbawa, isa, yung coil, kapalit mo dyan, papakit. Halimbawa guys, ang sira ay ito. Ngayon, pwede mo itong bunutin kasi nakasakit lang naman siya. Kung titingnan mo, nakasakit lang naman siya. Ngayon, kung ito sa tingin mo ang sira, pagpalit-palitin mo yung coil niya, kasi yung coil niya okay lang naman to. Kahit pagpalit-palitin mo. Okay guys, yun lang ang masasuggest ko sa inyo. Pagpalit-palitin niyo yung coil para kung ito ang sira, kung ipalit mo to dito, okay lang yung coil pagpalit-palitin. Pag gumana, ibig sabihin sira ang coil. Pag hindi nag-i-spark, sira yung coil. Pero pag may nag-i-spark, hindi sira yung coil. Kagaya na ito. Ayan. Kita mo. Ayan, nag-spark. Hindi sira yung coil. Ibig sabihin, yung kuryente, tuloy-tuloy pa rin yung spark niya. Okay, guys. Ngayon, guys, tinanggal ko yung coil. Kumuha ko na isang sample na coil. Papakita ko sa inyo na ang coil ay nilagyan kong supply kasi may socket siya dun. Makikita mo, ginaya ko lang yung socket dito. Yung socket niya dyan, ginaya ko dito. Ngayon, pag ito nilagay ko sa supply na positive, may maririnig kayong tumutunog na tick. Ayan guys. Ngayon papakita ko sa inyo yung actual. Patayin ko muna yung makina para malinaw tayo sa ating tutorial. Ayan guys, pinatay ko yung makina. Ngayon papakita ko sa inyo. Kung ito yung sinasabi kong fuel injector, ito ay nabuga ng gasolina. Ngayon, paano mo malalaman ito pag barado or sirana? Ngayon, kailangan mo lang abitan ng socket. Ginaya ko lang yung socket doon, sinasabi ko nga. Tapos, lagyan mo ng supply na isang ground, isang positive. Kung papakinggan mo siya guys, pag kinabit ko, may lalagatik siya. Ayan. Kung naririnig nyo yan,
Ayan. Kung naririnig yan, ibig sabihin guys, okay to. Ngayon, papakita ko kayo kung paano siya nagbubuga ng gasolina dito sa, galing dito sa, actually natin ng brake cleaner. Sample lang ito guys ha, sample lang. Kasi ito guys, pag ito nagbuga ng gasolina, tuloy-tuloy yung sabog ng sa piston niyang spark plug. Ibig sabihin, hindi siya magpapalyado. Okay guys, papakita ko sa inyo. Una natin gagawin ay gabitan muna natin ng supply ito kasi ang fuel injector ay parang solenoid. Hindi makakadaan yung gasolina dyan pag hindi siya nagabitan ng supply kasi tutunog siya. Pag tumunog siya, ibig sabihin open yung solenoid niya. Ibig sabihin, bukas yun, pwede siya makabuga ng gasolina. Kasi yung gasolina guys, nandito siya. Itong tubong ito ay dumadalo yung gasolina. Ngayon, pag nilagyan mo ng supply na, ibig sabihin, bubukas yung solenoid niya. Yung solenoid niya, bubukas siya. Yung nabanggit ko nga yung solenoid, bubukas siya. Papunta doon sa spark plug. Abitan muna natin ng supply para mag-open yung solenoid. Ayan guys, natunog siya. Kung makikita mo, natunog siya. Ayan. Solenoid. Basta ang tawag dyan guys ay fuel injector. Ngayon lalagyan natin ng carb cleaner para buga. Tingnan natin kung bubugang malinis yung fuel injector. Ngayon kung makikita nyo, nilagyan ko siyang supply at yung fuel injector. Tingnan natin kung maganda yung buga ng gasolina niya. Okay guys, dito tayo. Ayan guys, papakita ko sa inyo ang buga ng gasolina niya. Ayan, ibig sabihin, okay pa ang fuel injector niya ay hindi barado. Ayan guys, nasilipin nyo. Ito yung gasolina niya, tapos pipisilin mo. Bubuga siya ng gasolina, halimbawa ito yung gasolina. Ayan guys, yan ang ibig ko sabihin. Okay pa yung solenoid niya, hindi pa siya sira. Okay guys. Sana man natutunan kayo dito sa akin tutorial. Sunod guys ay lilinisan natin yung spark plug niya. Bago kayo maglinis ng spark plug, siguraduhin nyo tanggal yung isang terminal ng battery para hindi siya mag-check engine or basta safety first. Saka natin tatanggalin yung spark plug. Yan guys. Safety first tayo guys kasi yun ang pinaka number one sa trabaho kasi naka safety first tayo. Ayan guys, luwagan lang ninyo. Gamitin nga lang. Ayan guys, gamitin yung ratchet. Tapos luwagan lang ninyo dyan. Ayan, tapos matatanggal na yung spark. Ayan guys, ayan, niluluwagan ko na yung spark plug natin para makuha natin. Kung wala kayong ratchet, pwede naman ito, pero mas maganda may ratchet. Okay guys, tatanggal ko na yung spark plug. Ayan guys, halimbawa naluwagan na ninyo yung ano, yung spark plug. Ang pangkuha din ninyo ng spark plug, ito ring coil na to, para pag tusok mo siya, kasi natutusok siya, nabubunot siya. Ayan guys, ayan. Kung lilinisan na to ay babad nyo sa gasolina, tapos yan, yan. Kasi minsan sa dumi nagpapalyado ang kotse guys. Yun lang guys, lahat yan. Apat yan sa 2, 3, 4. Yun lang guys, linisan spark plug. Tapos babalik na ninyo dati. Tapos guys, pag nagbalik kayo ng coil ay hindi dapat magbalik-baliktad kasi yung sabog ng pagsabog ng spark plug niya ay mawawala sa linya. Pero hindi naman pala magbabalik-baliktad guys kasi yung mga ano nito, wire nito ay tama lang sa kanyang sukat. Halimbawa, itong wire na ito, hindi mo naman piling ilagay ito dito kasi hindi siya aabot. Talagang dito lang talaga siya.
Yeah, nabaw, kung dyan lang siya, dyan lang siya. Okay guys, sana may natutunan kayo sa akin tutorial na naman ngayon. Ngayon dito naman tayo sa throttle body. Okay guys, dito tayo sa throttle body. Ito yun, tinatawag na throttle body. Ngayon, pag ito ay madumi rin, palyado rin ang kotse mo kasi yung sa hangin ito eh. Ngayon guys, sunod na video ko na to gagawin. Paglinis ng throttle body. Sunod kong video, upload ko agad. Okay guys, susunod na video guys, ito, throttle body ang babanggitin ko kung paano maglinis ng throttle body. Kasi ang throttle body ay isa rin sa sanhi ng pagkapalyado ng kotse. Ito guys ay throttle body. Iyan. Nakakabit sa filter. Yan guys. Kaya kung gusto mo pang makita yung susunod kong video na i-upload, ay i-subscribe mo ang aking channel at i-like. Okay guys, thank you guys. Basta guys, yung ano, laging safety, tanggal yung battery para wala mag problema, mag check engine or mag labas ng kung anong sign. Okay guys, salamat guys. Sana may natutunan kayo sa konting tutorial ko. Thank you guys.